sa menu. Or isi-save natin yung lahat ng settings nito doon sa pangalawang shots na naka-portrait view yung pagre-render natin. So, paano natin gagawin yan? So, all you have to do is select mo muna yung settings na pagbabasihan mo and then punta ka dito sa menu, select file, and then save effects. So, save effects, punta dito lang muna natin ilagay sa desktop. File name is AA. Okay. Now, meron na tayong settings nito. So, pwede na natin or pwede na tayong gumawa ng another view or another shots using those settings. Okay? So, punta tayo sa menu. File. Load effects. Dati, save effects tayo. Dito ngayon, load effects. Ilo-load natin ito. Ito yung Lumion settings na ginamit natin or sinave natin kanina. So, meron na tayo. So, pagkatapos nyan, click yung camera. So, yan. So, pag nag-apply kayo ng tinatawag na handheld camera, you have to disable this two-point perspective. Kasi pag naka-two-point perspective, mahihirapan kayong mag-maneuver ng camera ninyo pag naka-two-point perspective siya. Okay? So, i-disable muna natin. Now, ngayon, na-disable na natin, pwede na natin applyan ng additional effects. So, punta tayo sa camera, under camera, select handheld camera. Okay, meron na tayong handheld camera ha. So, ang a-adjust lang natin dito is yung tinatawag na angle and at the same time, yung focal length. Take note mga ka-architects, may focal point dito sa handheld camera and then sa panel view din natin, meron din tinatawag na focal point. Yung focal point dito and focal point dito sa handheld, the same lang yan. Kung i-increase mo yan dito, mag-i-increase yan din yung numbers or yung distance niya from the model. Say for example, dito natin i-edit yung focal point distance niya. Okay, assume natin 25.9. Pagpunta mo dito, lakap 25.9 din siya. So kung i-increase ko dito sa panel view natin, let's say 35.4, magiging 35.4 din yan siya dito. Okay? So, it's up to you kung saan nyo mas pabor. Dito ba sa handheld camera kayo mag-adjust o dito sa panel view natin. Okay. So, ito na. So, ang ginagawa ko, tinitilt ko konti yung camera. At nang sa ganon, makikita ko yung tinatawag na horizon or clouds natin. Or environment natin. Kasi kung igaganon ko yan, pag ititilt ko yan mamaya, hindi ko makikita yung clouds natin. So, ititilt ko yan konti. Okay? And then, yung set or yung horizontal eye level natin is naka 1.1 siya. Okay? So, ito na ha. So, pag ganyan, click muna naman yung camera natin. And then, that's the time you can rotate the angle. Now, dito sa angle, pwede natin i-rotate yung object natin clockwise or counterclockwise. Sa akin, mas preferred ako sa counterclockwise. So, yan. Okay. Baba ko konti. Yan. Click muna naman yung camera. And then, render natin. So, meron tayong 2. Okay. So, open natin yung photo number 2. Since naka-landscape yung orientation niya, i-rotate lang natin. Yan. So, in this case, meron na tayong tinatawag na portrait view na render. Ito yung tinatawag na landscape view, yung photo number 1 natin. Yan. Okay, kung mapapansin niyo, fine masyado yung tinatawag nating reflections kasi nga inadjust na natin yung mga tinatawag na reflection settings. And at the same time, tama lang yung timpla natin ng temperature natin sa color correction, sa shadows, yung tinatawag na exposures, lahat-lahat to achieve this kind of presentation kasi kung hindi tayo marunong mag-adjust, useless lahat. And then, kailangan din nating magtiis or magtiyaga para
gets natin yung ganitong klaseng presentations, guys. Huwag kayong mawala ng pag-asa. And then kung sa lahat ng mga nagtatanong, sa mga bagong viewers natin, please watch my previous tutorials, yung mga paano yung temperatures, yung sa color corrections, reflections, exposures, and everything. Real sky effects. Pag-aralan nyo yan bago kayo mag-proceed dito. Kasi hindi ko na i-explain yung mga settings niyan kasi nandun na yan sa previous tutorial ko. So, once again, ito yung photo number 1 na naka-landscape. Ito yung photo number 2 na naka-portrait view. Okay? Maraming salamat. Ito nga pala si Architect Richard Noel of Architects Design Solution. Thank you very much and God bless.